Kung makikita nyo dito, ayan. Kung ewan ko kung kita sa camera, ay maputik pa yan. Konti pa lang yung putik niyan, hindi pa talaga siya yung umuulan. Tamang basa lang yung kalsada. So ayan, diba? Ito nga talsik. So, kailangan nyo ng ano dito, kailangan nyo ng OBR. Para yung OBR nyo yung magiging ano, magiging tapalodo nyo. So what's up mga chong, here's your boy Brian Uchil, back in here again and ito, kinakabit na namin yung undertale para sa aking R15V3, so ito siya. Ayan. So medyo ginagabi namin kasi kinukulang kami, may mga nagiging konting issue lang pero okay lang yon. So papakita ko na lang sa inyo mamaya yung finished product niya before and after. Alright! So, mga chong, yung first step na kailangan gawin is syempre kailangan muna natin nagaling yung mga fairings, yung upuan, pati yung signal light sa likod, yung mismong plaka sa likod, yung mismong papalitan natin. So, imumontage ko na lang mga chong yung mga process kasi masyado siyang mahaba, and then same lang naman yung mga ginagawa. Ito yung plate holder mga chong na gagamitin natin. Then yung isa naman yung ating iyan. Ito yung ating ano, yung mismong undertale na gagamitin natin. So yun mga chong, I'm back. So ito na yung day 2 ng ano, na ating vlog regarding dito sa tail tidy natin, ano? So kung makikita nyo, ayan, installed na siya. So di na nakapag-vlog nung kinagabihan kasi masyado siya ng gabi, hindi na natin masyadong makikita yung ano, yung itsura niya, but now ayan yung itsura niya. Wait nga, tanggalin ko nga tong ano ko. Wait lang. So yun na nga mga chong, ano, tanggal ko yung helmet ko para makita natin ng maigi. So ito na yung itsura niya ngayon. Ayan, diba? Napaka-sexy niya, ano? So, yung plaka ko na gamit-gamit ko, ito pa rin yun. Pero ang ginawa namin, tinabasan lang namin ni Erica para numipis siya. Kasi masyado siyang malaki. So yan. Kitang-kita na yung gulong. Siya na kayo, medyo madumi siya. Hindi ko pa siya nalilinis. Ito, ulan na nga ulit eh. So hindi ko na siya lilinisan kasi kaya na yung ulan eh. Wait lang. So yan yung helmet ko. So inabot kami ng ano, 4 oras sa pagkakabit lang nito kasi ang daming ano, ang daming errors since first time lang namin magkabit ng airpot. Si airpot yung kasama ko magkabit niyan. Daming errors, mga wirings sa yung fairings. Nakaangat yung fairings niya dito. So hindi namin makakabit ng maayos yung upuan. So sumobra pala kami ng higpit. Mga chong, makikita niyo 'yan. Ito yung dati kong pangalan, R15 Moto, Brian Moto Vlog. So ayan siya mga chong. So medyo mahaba yung screw na gamit ko dito, papalitan ko dito. No, titingnan siya, sexy sexy, di ba? Ang mas maganda siya tingnan, mas lumines. Saka mas parang tumaas yung likuran. Which is ano, nagpagdag ng kapugian sa kanya. Tapos, so papakita ko sa inyo yung ano, yung ilaw niya. So ayan, signal light. Ayan yung signal light, di ba? Ang bilis. Ang bilis ng blink, sabay yan dun sa unahan, ang bilis ng blink niya masyado. So meron pa kaming gagawin ng airpot dito, baka bibilan pa daw namin ng bulb yung unahan na signal light namin para magsabay sila
kasi 5 volts lang daw to, yun daw nasa unahan is 12 volts. So kailangan daw namin siyang palitan yung sa unahan para magsabay kasi yung bilis masyado eh. Sa ang lakas niya pag sa ano, pag sa padilim, talagang ilaw talaga siya, hindi lang siya yung signal light lang. Ito sa kabila. Yan, yung kabila. See? Diba ang bilis? Iniisip ko ba hindi masyadong makita ng nasa likod eh. Tapos, pag-hazard. Yan, pag-hazard normal naman. Diba? Yan. Normal naman siya. Sabay pa rin sila ng saunahan. Yan. Ano masasabi niya mga chong, diba? Ang sexy niya. So, malapit na siyang maging R6. So, yung concept natin dito is R6 mga chong. Gagawin natin siyang itsurang R6. So, marami pa akong babaguhin dito. So, pera na lang ang kulang talaga. Kaya medyo gumagalaw-galaw siya. Pero wala namang issue yan. Okay lang naman yan. So, ano ba ang advantages at disadvantage ng naka-undertail? So, syempre, unahin muna natin sa advantage. So, advantage niya, syempre, mas pumapogi yung motor, mas tumilinis yung itsura niya. Saka, sexy, yun. Puro forma lang yung advantages niya. Sa disadvantage naman, syempre, since wala ka ng ano, wala ka ng tapalode, eh. So, magiging problema mo dito is yung putek. So, kung makikita nyo dito, ayan. Kung ewan ko kung kita sa camera, eh, maputik pa yan. Konti pa lang yung putik niyan, hindi pa talaga siya yung umuulan. Tamang basa lang yung kalsada. So yan, diba? Tumatalsik. So, kailangan nyo ng ano dito, kailangan nyo ng OBR. Para yung OBR nyo yung magiging ano, magiging tapalodo nyo. Maganda naman siya, satisfied na satisfied ako. Sulit na sulit yung pagkakabit ko niyan. Okay lang yan. So, kawawa nga lang talaga yung ano. Kawawa lang talaga yung OBR. Pati yung rider kapag maulan. GG talaga sa putek. Pati yung sa likod pala. Talagang ano din. Talagang matatalsikan din. So, ang pwede mong gawin dyan is either lagyan mo siya ng mudguard or yung ano dito. Dito nakalimutan ko na. Ito, pinapalitan din ito eh. May tawag dito mga chong. Itong ano na yan. May tawag din. Pwede ka magpahaba nun, pwede ka maglagay ng mudguard dito. Pero since sa mangyayari nun, mawabawasan yung kaseksihan niya. Mawabawasan yung kapugian. So para sa akin, okay na yan. Bahala lang si Commander dyan. Tapos yun lang naman mga chong, update ko na lang kayo ulit sa susunod kapag meron na tayong bagong upgrade or modification dito sa motor natin kay Sungit. So yeah, siya nga pala si Sungit mga chong. Pinalitan na natin siya ng pangalan. So, siguro ang next na gagawin ko na dito, itong motor, itong gulong, papalitan na natin siya. So, nag-iisip pa ako anong size ng gulong yung gagamitin ko. It's either 150 or stock pa rin na 140. Di ba? Kasi kapag nag-160 na tayo, itong masyado ng, ano yun, masyado ng mabigat, ramdam na ng rider yon na mabigat yung motor. Though, kahit naka, ano tayo, naka high gear tayo na, tao dito, tapos sprocket and chain, sprocket set. So feeling ko hindi pa rin kakayan kasi medyo mabigat ako eh, tapos lagi pa ako may angkas. So feeling ko hindi uubra. So yan. So yun lang naman mga chong. Thank you so much for watching again. This is Brino Chill and I'm out. Pa! So yun mga chong, minalimutan ako. Pahabol lang, montage. Gawin natin ang matinding montage tong si Sungit. In 3, 2, 1. Perfect! 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 We'll be right back.